ikaw maghawak. Kung igagalawa kasi buhabak sa yan. Parang ikaw lang napipit na bibigyan na. Tiyaran mo nga. Ha? Sige, tiyaran mo. So, yo, what's up guys? Dito tayo muli sa JG Paradise. So, ngayong araw, ito topic natin is yung about sa pag-inbreed. Then, bakit kailangan natin mag-outcross. So, kasi nung mga nakaraang araw, marami ako nababasa, mga nagtatanong kung pwede ba mag-inbreed, then kung paano mag-inbreed. So, ituturo ko sa inyo yung isang paraan. Ito yung ginagamit ko. Itong paraan na to is di natin kailangan ng sobrang daming aquarium. So, madali ito para sa mga newbie. Then, yung isang vlog ko kasi na about sa tubig is hindi natuloy kasi nag-lockdown sa bayan. So, hindi ako nakabili ng mga kailangan ko para dun sa project. So, ito muna. Isisingit muna natin to. Then, baka bukas, yun, mag-vlog ulit ako para dun sa tubig. Kasi kailangan ko talagang gawin yon. Kasi sa 23, darating na yung flower horn. So, kailangan meron tayong mapakain dun sa flower horn natin. So, hindi ko na palatagalin to kasi magdidilim na. So, mahihirapan na ako magpaliwanag sa inyo. So, bago ako magsimula, ito muna yung shoutout nyo. At kay Allen Daguno, kay Josh Garibay, kay Kevin Lagera, yung shoutout nyo. Then, shoutout kay Vincent Mejia, kay Darrell Aninyon, then kay Sin Iberon Benito, yun, shoutout sa inyo. Then, shoutout kay Irene Richard from Quezon City. Then, kay Jimmy Ballesteros from San Fernando, Pampanga. Then, kay George Sapolmo, yun, shoutout sa inyo. Then, shoutout kay Ruben Daitik, kay Mika Pura Angelica Pujahanes, yun, from Jensan. Then, shoutout kay Wilson TV, yun, support naan si Wilson TV. Then, kay Meji Sarcon, kay Kurushaw, kay Donnery Masikat from Nasugbu, Batangas. Then, shoutout kay GM Adam Bukalan from Cavite. Then, shoutout kay Patrick Rabor. Then, kay MJ Malari. Yun, shoutout sa inyo, dami nyo. Then, shoutout kay Joshua Arabia. Ay, Abria, then shoutout sa Wellbirds Guppy Farm of Santa Cruz, Davao del Sur. Yon, shoutout sa inyo dyan, sir. Sa Guppy Farm nyo, shoutout dyan. Then shoutout kay Francis J. Bakulanta, then kay John Philip Canino from Osamis Ornamental Fish Keeper. Yon, shoutout sa iyo. Then shoutout kay Paul Lauresta, kay Nino Kuja from Binyan, Laguna, kay Kyle Hasegawa. Then shoutout kay Jerwin Dior minus 1 from Pangasinan. Yun, ang hirap basahin. So yun, maraming salamat sa inyo. Ayan na yung shoutout nyo. Magsisimula na tayo, kaya tatakpak ko na to in 1, 2, 3. So guys, ito papaliwanag ko muna about sa kung bakit kailangan natin mag-outcross ng guppy. So, kaya tayo nag-outcross ng guppy hindi dahil na inbreed sila. Nag-outcross tayo is para mapaganda natin yung line na nasa atin. So, kung mag-breed tayo, okay lang naman na magkakapatid. Basta magaganda pa yung quality nila. So, huwag kayong mag-alala kung nakabili kayo ng mga magkakapatid na guppy. Basta maganda yung nakuha yung breeder. Yun nga yung isang day lang kung bakit kailangan natin ng virgin. Para yung, hindi, virgin na guppy. So, kailangan natin ng virgin na guppy para ang magamit natin yung male is yung pick natin na maganda. So, para pag naganak sila is magmamana dun sa lalaki din dun sa babae. So, yun yung isang ano natin, paliwanag. Hindi natin kailangan mag-outcross kung maganda naman yung isda natin. So, kailangan i-maintain lang natin yung kagandahan nila. Then, choose lang tayo, pick lang tayo sa mga anak nila na maganda.
Then ayun, ituturo ko sa inyo kung paano yung gagawin nyo. Then na, nag-drawing ako dito ng konting drawing lang. Mamaya mo napakita, surprise yan eh. So, excited yung kasama na. Kasama ko excited. Kasi magdidilim na. So, ayun nga, yung kung mag-outcross tayo, is, ano, pangit na yung isda natin, kaya tayo bibili ng maganda. So, kung for example, pangit na yung isda nyo, tapos, gusto nyo pagandahin, bibili tayo ng materialis para pagandahin yung guppy natin. So, yun yung isa. Then, pangalawa, kaya tayo nag-outcross, for example, ang pangit ng dorsal ng guppy mo, maliit yung caudal, mapusyaw yung kulay. So, mag-outcross tayo, hanap tayo ng magandang line, na, kunyari, kay line 1, maganda yung dorsal. Then, kay line 2, matingkad yung kulay. So, pipili ka muna dun sa dalawa na yun kung sino yung una mong i-cross sa line mo. So, for example, kay line 1, bibili ka ng lalaki sa kanya, then babae sa'yo. Then, pag nag-outcross ka na, then nakita mo kung ano yung pinalabasan, kung nakuha ba yung dorsal na gusto mo. So, ang kailangan mo lang dun is i-maintain yung line na yun, yung dorsal, para sa susunod na generation is nasa kanya na yung malaking dorsal. So, ganun lang kasimple. Then, ngayon gusto mo ng matingkad na kulay, sila ito naman ang kukunin natin. So, ganun lang. Pag nag-outcross tayo, hindi natin kailangan mag-outcross kung maganda naman yung isda natin. For example, nabili mo yung guppy mo na sikat na breeder. So, sikat na breeder yun, alagang-alaga yung line niya. So, siguro, hindi mo na kailangan mag-outcross dun. For example, bumili ka ng guppy dun sa sikat na breeder. Then, bibili ka dun sa isang breeder para outcross. Hindi dapat ganun. Bumili ka na sa isang sikat na breeder, kailangan i-maintain mo na lang muna yung line niya. Kasi pinaghirapan niya yun, mahal ang bili mo dun. So, hindi mo kailangan i-cross agad yun sa ibang line. I-cross mo lang yun pag may gusto kang kunin na dorsal, caudal, pattern, then color. Yun lang, dun lang. Pwede kayo magtanong sa mga breeder na pinagbibilan nyo para hindi kayo gastos ng gasto sa outcross. Kasi marami ako nakikita ganyan ang ginagawa. So, bawal daw yung magkapatid. Hindi bawal yun. Kung may mga sikat na breeder na napanood sa akin, turuan natin yung mga nakakabili sa atin para hindi sila gastos ng gasto sa hobby natin. Then, nakakapag-share din sila sa mga susunod na customer na bibili sa kanila. So, yun. Share lang tayo dito para yung bansa natin, yung fish community natin is lumaki. Kasi nagtutulungan tayo mga fish breeder din na fish keeper. So, ayun. Then, isa pa daw yung pangatlo. Excited. Yung pangatlo, kailangan alam nyo yung history nung pagkukrosan nyo. Kasi meron na same strain pero magkaiba ng history. Unang anak noon or pangalawa, pangatlo, pangapat, pwedeng pangit kalabasan. So, kailangan alamin nyo muna yung history ng isda. So, ipapakita ko na sa inyo yung drawing ko. Kita ko na. Yun. Yan. Yan talaga yung ano niya, purpose. Kaya kasama ko siya sa video na to. Nagahamak lang ako eh. So, tingnan mo kung nakikita nyo na maayos. Tatayo na ako. Tingnan mo muna. Ay, kita nila. Bababa, taas, baba, kaliwa, kanan, di pa rin makita. Op! Yan. Ay na. Ako na lang kaya maghawak na itong camera. Ah, sige. Hawak mo na yung camera. Sige, hugutin mo. Ayan. Hindi, huwag na hugutin. Di ba, wala na ako sa sumama ka pa sa camera kung hawak sa ano, kung hawakan mo lang. Kasi kanina ko pa pinapahawakan sa iyo. Okay na? Okay na. Okay. Kita? Kita na. So, ito yung example pag mag-inbreed tayo.
ginagamit ko to sa ilang strain ko na nandito na gusto ko i-maintain yung itsura nila. So, ito yung kailangan nyo. Kung makakabili kayo ng magkapatid or ng same line, male and female, yung magiging anak nila, kukuha kayo ng tatlong pares. Yung dalawang pares, ito, yung pair. Kung di nyo masusundan, ulit-ulitin nyo lang yung video. Ito yung dalawang pair. Then, yung isang lalaki, hindi nyo ipe-pair dun sa isang female. Hihiwalay nyo yung lalaki din sa female. Yun. So, yung magiging anak na itong dalawang pair na to, kukuha kayo ng lalaki at babae dito, magiging pair. Then, kukuha kayo ng female dito sa isang pair, female, then kukuha kayo ng pair dito. Ay, kukuha kayo ng male dito sa pair na to. So, ayan, male. Then, gagawin nyo, pagka nagawa nyo na yan, yung male nito, ipe-pair nyo sa female nitong anak ng kapatid niya. So, ito, female. Then, yung magiging anak naman nitong female, ay nitong female, itong male, iyan nyo lang dito sa, kukunin nyo lang is female. So, may male and female ka, female na kayo sa magkalayo na, hindi pa, medyo malapit pa to sa jeans nila. So, ayan, nakakuha ka na ng male at female. Then, yung magiging anak na itong pair, kukuha kayo ng female, then male, pero di nyo pagbabanggain yan. Itong female, ibubunggo nyo dito sa male na isa. Ganun din sa kabila. Ganun lang din. Then, yung magiging anak na itong male and female na to, kukuha kayo ng male. Then, yung magiging anak na itong male tsaka female, kukuha kayo ng female. So, ang kalalabasan is pupunta kayo dito sa pair. Magiging, dito kayo kukuha ng pair. Dito na kayo gagawa pala ng pair. Dun sa male and female na to. Gagawa na kayo ng pair dito sa male and female. So, ganun lang gagawin nyo para maiwasan nyo yung pagpangit ng isda nyo. Hindi naman papangit talaga isda nyo kung nagse-selective kayo ng isda. Pipili kayo ng magandang breeder, then magandang male, magandang female. Yun lang gagawin nyo para hindi pumangit yung yung line nyo na nasa inyo. Ganyan lang gagawin nyo. Screenshot nyo na lang. Ayan. Yan ang ginagawa ko dun sa ibang, yung metal snake skin black tail ko dito, ganyan ginagawa ko. So, dati nung nakuha ko yun, hindi pa masyadong maganda yung nilalabas. Pero ngayon, ang gaganda na nung nilalabas. Then, kasi nagse-selective lang ako, anak sa anak, at kuha lang ako ng lalaki, babae. Then, i-cross ko dun sa anak ng basta ganun lang yun. Ito na sundan nyo kasi mas madaling sundan nyo nasa drawing kesa dun sa salita. Kitang kita ba? So, ganyan lang ang gagawin nyo pag mag-inbreed kayo. May isang paraan pa ng inbreed kaso kailangan natin ng maraming aquarium dun. Pero ito, less aquarium tayo dito. 3 to 5 tanks lang, okay na. Magagawa nyo na to. Ganyan lang. Pwede nyo naman ibenta or pamigay yung mga anak na itong mga to. Basta kung gagawa lang kayo ng pang show nyo. Pwede nyo naman ibenta yung mga nagiging anak ng mga to. Para hindi masayang. So hanggang sa makakuha kayo ng magandang anak dito sa pair. Ganun lang. Sa pagka nagawa nyo na to, balik ulit kayo sa simula. Ganun lang ulit. Ganun lang gagawin nyo. Para hindi kayo mahirapan. I-share nyo to para dun sa mga nagtatanong, mga nababasa ko sa page. Kasi ako, ako mag-share eh. Kasi nga, baka sabihin na sobrang sipag kong mag-share kasi palibasa kumikita sa YouTube. So ayoko masabihan ganun. Kaya mapapansin nyo, bihira na ako mag-share ng videos ko sa mga page. Ayan.
So, yun guys, nangangawit na kasi yung naghahawak ng camera natin. Kaya tatapusin natin yung video natin. Then, gabi na kasi, kakain na rin kami para makauwi na ako ng taytay. So, yun guys, magpapasalamat ako ulit sa inyo. Maraming maraming salamat sa support nyo din sa walang sawang panonood ng video ko. Sana i-share natin to para maraming makaalam nung senior ko yung ginagawa ko dito. Then, para yun, masaya tayong lahat. So, tatapusin ko na to, kaya sabihin ko na, magbabalik ang JG Paradise. Kaya tatakpan na to in 1, 2, 3. Hindi, kunyari ako may anak ako. 100. Huwag naman 100. Sample lang, sample. Kunyari, dalawang. Eh, di ba marami mag-anak yung guppy? Eh, di naman tayo guppy. Kunwari nga lang eh. O, sige. Kunwari guppy tayo. O, sige. Dami mo anak, 100. O, guppy ako. Ikaw guppy ka rin. Oo. So, nag-anak ako ng 100. Then, ikaw nag-anak ka ng 200. Yung apat dun sa anak ko na...